Magandang araw guys, welcome back sa aking YouTube channel. Ang ayosin natin ay isang wall pan. Ayan guys, tinel sa akin ng may-ari. Sabi po hindi na po siya gumagana. So ang gagawin natin guys, itatry muna natin na testerin para makita natin kung may power ba siya or may connection ba mula dito sa power cord hanggang doon sa motor. Resistance reading tayo guys. Resistance reading. Ang brand nga pala nito guys ay Yorica. Yorica One Pan. Ayan yung brand nya. Kaya ng dati, power cord muna tayo. Power cord. Tapos sabay pihit ng switch. Sabay pihit natin ng switch. Ayan guys, pihitin ko ang switch. 0, 1, 2, 3. Ibig sabihin guys, walang connection, hindi siya nagdi-deplik. Kung nakikita niyo siya guys, hindi siya nagdi-deplik. So gaya ng dati, unahin muna natin to. Ito guys yung speed, yung switch ng speed 1, 2, 3. So ang gagawin natin ngayon, hanapin natin yung connection galing ito. Speed 1, 2, 3 tayo guys. Gumalaw. Gumalaw din. Ibig sabihin yung speed 1, 2, 3 okay. Tatako tayo dun sa isang pirasong wire galing motor. Gaya ng dati, kunik natin dito sa galing sa motor na isang piraso tapos speed. Kahit aling yan sa speed 1, 2, 3. Wala. Ibig sabihin, problema yung connection siya guys. Wala siyang connection. Ito yung galing motor. Guys, isarado muna natin to. Dahil ang problema niya ay nasa loob mismo ng motor. Wala dito sa speed or switch. Isarado muna natin to guys. Isarado muna natin. So ayan guys, nasaraduhan natin. Bukos tayo dito sa motor. Masyado masikip guys yung tornilyo nito. Kailangan pupukin pa islanting para mabuksan. Ayan guys, nabuksan ko na. Napakahirap buksan yung tornilyo. Ayan oh. Nasira, sinira ko na. Kahit gawin ko yung sliding, yung gamitin yung anong tawag dito, flat screw. Hindi kinaya ng flat screw. Yan oh. Nasira yung mga tornilyo niya. Nakita niyo siya guys, napakaigpit yung tornilyo, yung kapit ng tornilyo dito sa bakal, napakaigpit. So ayan, kasi sinira ko na. Pero kailangan niya guys pag ganito, ingatan yung motor na masugatan. So comment kayo guys sa baba kung anong mga ginagawa niyong paraan kung paano mapabilis yung pagtanggal nito. Kasi kung gagamitin mo siya guys ng Phillips screw, malulustrid lang yung yung tornilyo. So ayan, sira-sira na. Ginamitan ko siya guys, sliding. Pinupok ko ito sa gilid para bumukas. So, talagang kailangan na talagang maging ganito dahil sa sobrang higpit. So ayan guys, nasira na. So, kailangan lang ingatan yung motor. Tanggalin muna natin itong Ayan.
Hanapin natin yung thermal fuse. Ito guys yung ano, thermal fuse na nakikita niya siya. Maliit, parang resistor. Ayan yung thermal fuse. Nakikita niya siya. Ayan yung thermal fuse. Para sa resistor. Sukatin natin. Wala. Wala siyang deflection. Kung muna sira guys ng motor, fuse. Thermal fuse. Kung muna sira ng electric pan, thermal fuse. Ayan. So ngayon guys, papalitan natin ng ayan, palitan na natin ang thermal fuse. Ito yung thermal fuse, magkakaiba yung thermal, magkakaiba ang kulay ng thermal fuse at yung size. Pero parehas-parehas yung voltahe niya at amperes, 2 amperes. So ngayon guys, papalitan na natin. Tapos lalagyan na natin na siya ng cable tie. Parang hindi siya lumalaw. So ayan guys, nalagyan na natin yung thermal fuse. Titestingin natin itong ano niya, yung linya niya, kung wala na siyang problema. Pag lahat ito ano, konektado, ibig sabihin buo yung motor, buo na, okay na. Okay na yung motor. So titestirin natin. Yun. Ibig sabihin guys, okay na yung motor. Ang problema niya lang yung thermal fuse. So yan, okay na siya. So yan guys, siraan na rin yung ano niya, yung stopper niya. Kita niyo siya. Siraan na rin. Putol na. Kalawangin na guys yung shafting. Kailangan linisin niya pag ganyan guys. Linisin yung shafting pag malakalawang na. Ayan guys, tinanggal ko na yung stopper niya kasi mga ano na, biyak na eh. Mga ilang ano lang linggo to, sira na rin to. Magkakaproblema yung ikot ng motor. Baka bumara. Kaya ang gagawin natin dito ay papalitan na lang natin. So, meron akong nabiling ano, oil. Ayan. Lalagyan natin ng yung oil pad. Huwag yung kalimutan guys, lagyan ng oil pad tong ng oil tong oil pad para istakan siya ng oil.
So kung meron na guys, ilalagay na natin sa dati or ibabalik na natin sa dati. Napalitan na rin natin guys ng tornilyo kasi sira na yung mga tornilyo, yung mismong slot niya sira na. So palitan na natin ng panibagong tornilyo. So ayan guys, pinalitan natin yung nabasag na stopper. Pinalitan natin siya. So ibabalik na natin ito guys ha, dati. Okay na siya. Ang sira pala nito guys ay thermal fuse dahil doon sa stopper na nasira saka doon sa oil langis na natuyo doon sa setting. So hanggang dito na lang guys, maraming po salamat sa inyong panonood.